Hello guys, mayroon tayong i-repair dito na remote control ng signal. Nabaha ito guys. Kapag ka meron kayong nabaha o nalubog sa tubig, kahit magdamag yan na nalubog sa tubig, huwag muna kayong bumili agad ng remote control. Subukan nyo muna ng ilinisan guys and then resolder. Buksan natin ito guys and then linisan natin yung kanyang board and then i-resolder natin. And then check tayo guys yung mga corroded na circuit line kung meron. Ayan, huwag muna kayong bumili agad guys. Ipa-repair nyo muna o kaya i-DIY nyo muna. Okay? Buksan lang natin guys. Gamit tayo ng, anong tawag nito? Spatula. Ayan, ibubuksan lang natin guys. So, yeah, hindi ko mabubuksan ng mag-isang kamay. Ayan, so, buksan ko lang guys. Okay, so nabuksan na natin. At ganito. Okay. Ayan, nakikita nyo naman guys na corroded yung kanyang pin ng IC. Ayan. Okay. Check natin. Tanggalin natin. Ayan. So, kitang-kita guys na nalubog na ito sa tubig. May ano, bakas ng kalawang. Okay, so linisan lang natin yan guys ng lacquer thinner. Yeah, lacquer thinner guys. Okay. So itong kanyang spring dito guys ng positive is nasira na, naputol. Ayan, naputol ito. So pwede nating lagyan yan na improvise or pwede natin dugtungan. Ayan, dito guys pwede natin dugtungan. Mag-work yan. Ayan. Okay, ganun lang guys, linisan yung mabuti and then i-resolder ninyo. Okay. Tapos, kung halimbawa na ito naputol guys, pwede nyong dagdagan na lang ito na guys para magkaroon ng contact doon sa positive. Alright? So, yeah, linisin ko pa na mabuti and then patutuyuin natin and then resolder. Okay, so magre-resolder tayo para paraan. Ginawa kong stand yung ano guys, pintura, yung spray paint para makita nyo kung paano ako mag-resolder. So, gamit tayo guys ng manipis na soldering lead. 0.4 ata to. 0.4 ito guys. Yan. Yan yung kabila. Okay, kung i-zoom natin guys ito, itong board niya.
makikita nyo guys na yung isang pin dito ay hindi siya nakakonect. And so nakorode yan, natanggal yung kanyang circuit pad, kaya kailangan natin kaskasin ito. Oh, so kailangan natin kaskasin ito guys. So nakikita nyo dito guys, yung dito banda is disconnected yan, hindi nakakonected, hindi nakakonekta, kaya kailangan natin kaskasin dito nang ganyan guys, and then idudugtong lang natin, so solder natin ulit. So lalagyan na natin guys ng jumper kasi hindi na mag-aabot ng soldering lead. Kahit isang strand lang yan guys ng wire, pwede na yan. Okay, lagyan muna natin siya ng soldering lead para madaling dumikit. Okay, saka natin i-dikit. Okay. Okay. All right. Okay. Okay. All right, testing na natin. Okay, ibalik lang natin. And then itong ano guys, press na din natin para matanggal yung kanyang tubig o yung moisture. Okay guys, ibabalik ko na sana, and then nakita ko dito guys ay disconnected pa pala yan. Itong kanyang VCC. Yan, dito sa VCC niya, walang pumapasok na kuryente or B plus dito sa kanyang IC. So ito guys, at saka ito ay disconnected. Yan dito. So idudugtong ko lang yan guys, and then okay na yan. Sure. Okay, nang ganyan guys. Okay, zoom natin para makita nyo. Okay. Okay, testing na natin. Balik ko na lang. At naibalik ko na guys, and then testing na natin. Nalagay ko na din yung battery niya. Wala nang cover, maalas sila. Hindi nila binigay yung cover o naanod sa tubig. Okay, testing na natin guys. Ayan, umiilaw na. Lahat ng pindutan umiilaw, working na guys. Ulit. Dito tayo sa kailangan. Yeah, menu. Okay. So ayan guys, nag-iilaw na. Every pindot natin ng button guys ay umiilaw na. So ibig sabihin nun guys ay functional na ulit itong remote na ito. Hindi ko pala naipakita sa inyo guys na hindi siya gumagana before. Pero yeah, sure guys na hindi siya gumagana before. Ngayon ay okay na siya ulit. So kapag ka meron kayong remote na nalublob sa tubig or nabaha guys, ay wag muna kayong bumili ng bago. I-DIY nyo muna yan, linisin nyo muna, and then i-check nyo yung circuit line kung open ba or naputol or nakorode guys, and then dugtungan nyo lang yon, and then konting linis and then resolder, okay na ulit yan guys. Yan guys, kapag nakatulong naman tong video natin, please like naman tong video, at kung bago ka sa channel, pa-subscribe na din guys kung hindi ka pa nakasubscribe. Like and subscribe guys. Maraming salamat sa panonood.